Verse 4. Pagmamatay kasi ko ang paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipakikita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan, sa gayoy malalaman ng mga Ehudyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa paraon ang balitang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago silang isip pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit nating pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng paraon ang kanyang mga karuwang pagtigma at ang kanyang mga kawal. At dala nila ay 600 pangunahing karuwahing pandigma. Kasama rin ang lahat ng karuwahe sa buong Ehipto, bawat isa'y may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang paraon, hinabol nito ang mga Israelita at may buong pagtitiwalang maglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipto ng mga kawal ng paraon, sakay ng kailang karuwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabi ng dagat malapit sa Pihahirot sa tapat ng Baal Sepon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumating ang paraon at ang mga Ehipsyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi namin sa iyo na huwag mo kaming pakilaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipto sapagkat mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Verse 13. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang loob, huwag kayong matakot. Tingnan nyo na lang kung paano kayo iligtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipto yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumalatag lamang kayo. 15 last. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ko tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita at itapat mo sa ibabaw ang iyong tungkod at mahati ang dagat at matutuyo ang lalakaran ninyo. So ang Diyos ang magpala ng kanyang salita sa gabing ito. God can open up a way, no? So alam mo Allah sa atin na nanalangin. Tama po ba? Ang tanong ko ito mga kapatid, ano ang mga ipinapanalangin mo noon na hanggang ngayon ipinapanalangin mo pa? Boyfriend? Pagkakawas natin. Okay, girlfriend. So marami tayong pinapanalangin. Nandun pa natin pinapanalangin, pero hanggang ngayon ipinapanalangin pa natin. Tama ho ba? At ito po ang ating dapat maunawa at makita na baka hindi na ang ipinagagawa ng Diyos sa iyo ay manalangin, kundi mag-move on ka na. Okay, tignan po lang natin. Ang pangyayari pong ito ay kalalabas po lamang ng mga Israelita sa Ehipto, na kung saan ay 430 years na sila inalipin, at ang kanilang dalangin talaga sila ay makalabas, at dinilig naman ng Diyos, kaya sabi sa chapter 3 ng Exodus, sabi niya, narinig ko ang daing, at nakita ko kalagayan ng aking bayan, kaya ikaw Moses, pangunahan mo ang aking bayan. So habang sila ngayon naglalakbay, ando pa rin ang mga panalangin. Marami sila mga panalangin, iligtas sila sa ganire. Sila ay makarating sa promised land. Pero makita po natin, hanggang sa panahong ito na sila inilabasan ng Diyos, ando pa rin ang kanilang panalangin. So, dito sa chapter 14, makita po natin dito, ang sabi ito, sila po ay pinagkampo, pinabalik ng Diyos at pinagkampo doon sa Pihahirot. Alam niyo po kasi nakalampas na po sila sa Pihahirot. Malapit na rin sila sa finish line, sa promised land. Kaya ang ipinagtataka ng mga salita, bakit sila pinabalik pa uli sa Pihahirot, na ang Pihahirot ay pagitan ng Migdol at saka ng itong bundok, na ang bundok nito ay Pihahirot at saka yung Migdol. Nasa pagitan po itong Pihahirot na ito at ang nasa unahan nito ay dagat. At ang nasa likuran nila, ito na nga po ang mga Ehipto na umahabot sa kanila. Kaya ngayon sila na kung saan ay patuloy na nanalangin sa Diyos na sila iligtas. Bakit? Ayaw na nila muling maranasan ang mga nagdaan kahapon sa kailang buhay. Ayaw na nila uling maalipin. Kaya nga sabi nga nito, sinabi namin sa Moises na huwag muna kami pakialaman. Mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay sa ilang ito. Bakit nila sinabi yon? Dahil
kakulangan ng kanilang pagtitiwala. Una, makita po natin mga kapatid, may mga pagkakataon na kinakailangan. Ang sabi po roon sa verse 15, sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ko tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Stop praying. Stop here. Na kung saan, sabi ko, tigilan na natin ang ating takot, alisin natin. Tigilan natin ang gawang ganito, ang alit, ang pagre-reklamo. Bakit? Ito lagi ang ginagawa ng mga salita. After na sila ay talagang iligtas, tulungan ng Panginoon, pagre-reklamo pa rin ang namumutawi sa kanila. Ano ang sabi niyo sa Deuteronomy chapter 1 verse 7? Ang sabi po roon sa verse 6 ng Deuteronomy 1:6. Ang sabi niya, nang tayo'y nasa Sinai, ganito ang sinabi sa akin ni Yahweh na ating Diyos, matagal-tagal na rin kayong nakatigil sa bundok na ito. Magpatuloy na kayo sa paglalakbay, papunta sa kaburulang tinitirhan ng mga Amoreo at sa mga karati lugar ng Araba. Matagal-tagal na tayong nagpe-pray na nagpe-pray. Pero ang nais naman ng Diyos, galaw-galaw, move na. Pamilyar siguro sa inyo ang Lucas chapter 5. Nang ang Panginoon ay nangangaral sa baybay ng dagat ng nasat ng Genesaret, ang mga tao ay nagkakalumpon at ang sabi, ibig nila makarinig ng salita ng Diyos. At ang Panginoon ay sumakay sa isang bangka at sinabi na kung saan at nang siya nangangaral, sinabi ngayon ng Panginoon kay Peter, ihagis niyo ang iyong lambat. Ang sabi ngayon ni Peter, Panginoon, magdamag po kaming nangisda. Wala kaming nahuli. Ano sabi niya? Pero dahil sa sinabi mo. Kanina yung sinabi, may kinanta kanina eh. Ano ba yung kanta niya kanina? Dahil sinabi mo. Ang sabi ni Pedro, dahil sa sinabi mo, iahagis ko ang lambat. So hindi na po ang panahon ito ay ang pananalangin. Panahon na po ito ng paggawa. Panahon po ito ng aksyon. Panahon na po kaya sabi ng Panginoon, go and make disciple. Ang mga salita, sinabi na, matagal-tagal na rin kayo yan. Ano? Matagal-tagal na rin kayo sa ubuong yan. Marami tayong pinapanalangin. Pero kaya nang tanong sa inyo kanina, hanggang ngayon ipinagpe-pray mo pa. Pero baka hindi na yan ang pinagagawa ng Diyos. Baka ang pinagagawa sa inyo ng Diyos ay umaksyo na. Ito yung isang patotoo po lamang, no? Alam niyo po naman sa amin, church, no? Yun po ay bago lamang. So, sa pasimula pa lamang ng pasimula po yung aming church na yon, sa bahay po kami, pero dahil nga sa kabutihan ng Diyos, dahil ginagawa namin ang kalooban ng Diyos, hindi namin maawat ang pagdami ng tao. So, ang prayer ko ngayon, Lord, bigyan mo kami ng church building. Bigyan mo kami ng lupa. Pero pasingin niyo po, ha? Magmula 2018 hanggang itong 2021, ito na ang prayer namin. Every prayer meeting, yun ang prayer namin. At dumating isang gabi nang ito pa rin ang prayer ko, nirindog na ako ng Panginoon. Hindi na panalangin ang kailangan. Ano? Action na. Kaya ang ginawa ko noon, nung ito'y narinig ko, ako mismo talaga po ang siyang tinamaan nito. Ako ang napagpala nito. Kaya ang ginawa ko, inumpisahan ko ngayon lumapit doon sa may-ari mismo ng lupa. At ang may-ari nito ay si Vice Toti Nazaro. So nung ako lumapit sa kanya, ay talagang sabi niya, dahil bago pa lang mag-eleksyon, hindi pa ako sinupansin, pero kung pa man, meron akong pauna sa kanya. Ang isang mahalaga noon, nakadaupang palad ko na siya. Kasi alam niyo po ang totoo niyo, nung ako pa talaga ay, nung kanina pa lamang, takot po ako sa ano sa mga professional. Takot ako sa mayayaman, takot ako sa mga talagang mga dikaligtad na tao, takot po ko riyan. Pero dumating sa pagkakataon nang sinabi sa akin ng Panginoon, na ang sabi niya sa akin, hindi na ito ang panahon ng pananalangin, kundi ito ay panahon ng paggawa. So kaya sinimulan ko. Bakit? Kasi itong nangyayari po rito sa kanila, noong nakita nila na sila'y hinahabol ng mga Egypto, ang sabi po roon, sila'y nagkaroon ng matinding takot. Bakit? Kasi magkabila po, bundok ito eh. Once na sila'y tumakbo sa magkabilang ito,
mga aso, mga hayop ang lalapa sa kanila. Pag tumakbo sila sa likuran, lumingon sila sa likuran, ito na yung mga kalaban nila na humahabol sa kanila. At pag sila'y humarap sa harapan, ito na yung daga. Kaya ang sabi nila yun, at nagkaroon ng matinding takot ang mga taong ito. Ang sabi puro sa una pa lamang, aakalain ng paraon na kayo'y nagkaligaw-ligaw sa ilang sapagkat hindi nila malaman ang lalabasan. Ito yung nararanasan natin ngayon. Once na ikaw ay nagkaroon ka ng problema, hindi mo alam kung paano mo ito lalabasan. Amen? Amen. Pero pasilin po ninyo, doon sa verse 15, nang si Moises ay tumawag sa Panginoon, nang wala na siyang masulingan kanan-kaliwa sa likod at sa harap sa lumingon, tumingin siya sa taas. At doon siya ngayon ay gumalangin. Kaya lang sa pagdalangin ngayon, ang sabi ng Panginoon, bakit ka humihipik sa akin? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Lumakad ka na, palakarin mo na ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Matagal na pong dalan-dalan ni Moises ang tungkod na yon. Pero pasin ninyo, bakit sa panahong yon? Sa araw na yon, doon lang niya nalaman na pwede pala niyang gamitin ang tungkod na yon sa ganung bagay. Dala-dala lang niya yun. Araw-araw, gabi-gabi, dala-dala niya ang tungkod na yon. At ito rin ang ating naranasan. Araw-gabi, nananalangin ka. Pero hindi mo alam na meron na palang katugunan ang Diyos sa buhay po natin. Amen? At kaya nga sabi doon, stop praying. Tigilan na natin. Yung ipinapanalangin mo, na noong pa man, ay ipinapanalangin mo na ito. Sabi ko sa inyo, marami tayong panalangin. Pero ngayon, nakikita ko rin yung linaw. Dahil sa pamamagitan din ng Kalamba Pastor Alliance, si Pastor Jake, si Pastor Romil, na siyang sanggang dikit ni Vice at ng ating mayor. Lalo akong napapalapit kay Toti. At pag kami nagpapangita, Pastor, ako nga pala may pangako at may utang sa iyo. Wow. So sa ganung bagay nakikita ko yung ang linaw. Bakit ko nakikita ito? Dahil sa ako ay humakbang na. Hindi na ako nagpe-pray. Bakit? Natugon na eh. Kaya nga sabi ng awitin kanina, walang imposible. Di ba? Bakit walang imposible? Dahil, sabi nga ni Peter, dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang dambat. Pansinin niyo po, sino po yung mga isda rito? Alam niyo po ako, isang laking dagat din ako, mga isda rin ako. Kapag ka po yung ganong mga tabing dagat, pang-pang, bay-baying dagat, maghapot, magdamag ka mang mangisda, wala kang mahuli. Kasi bulabog yun eh. Diba? Andun yung mga bulabog ang mga takay, walang isda ro, lalaot ka pa. Pero sila, kaunting agwat lamang sa pangpang, nang sinabi ng Diyos, ihulog mo ang ilang ba? Sabi ni Peter, Panginoon, magdamag po kaming ng isda. Uyat, pagod, wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, bakit? Nakinig na si Pedro eh. Nangangaral ang Panginoon sa chapter 5 verse 1, 2, 3. Na kung saan nangangaral ang Panginoon at siyempre matapos makapakinig, action agad. Itinis agad ang kanilang pananampalataya, itinis agad kung ang kanilang mga napakinggan ay tunay nga na kailang susundin at paniniwalaan. Kaya sabi ni Peter, dahil sa sinabi mo, gagawin ko. So, pangalawa, sabi nun, yung tinatawag na ako sa tigilan na rin natin yung pagre-reklamo. Bakit? Dahil merong magandang layon ang Diyos sa buhay mo na hindi natin alam. Amen? Naalala ko po isang kwento patungkol sa isang lalaki. Isa po siyang Christian. Ngayon, itong Christian ito ay tatrabaho sa isang factory at hindi inaasahan ang tao ito'y na-aksidente. Siguro narinig yun ang kwentong ito. At nung siya'y na-aksidente, naputol po ang isang kanang kamay niya, ang kanyang kamay. At nung naputol ang kanyang kamay, nagre-reklamo na agad siya sa Diyos. Nagtatanong agad siya sa Diyos, Lord, bakit? Lingkod mo ako. Bago umalis sa bahay, nagpe-pray ako. Paggabi, pag-uwi ko, bago matulog, nagpe-pray ako. Sa Diyos, dumadalo ako. Bakit, Lord? Bakit yung pinabayaang maputol ang aking kamay? Pumunta siya sa kanyang pastor. Ang kanyang inaasahan na paglapit sa pastor,
na kung saan una, pagpe-pray, encourage, tutulungan. Pero ang sabi ng pastor, kaya sabi niya, pastor, na-accidente po ako, naputol ang aking kamay. Ang sabi ng pastor niya, praise God! Hallelujah! Ang dating sa tao ito, parang maputi nga. Di ba? Ganun ang ano, dating sa kanya. Nagdamdam ang lalaking ito. Bukod sa sinang reklamo, doon sa pagkaputol ng kanyang kamay, nagreklamo sa Diyos, inireklamo pa niya, pastor. At sabi niya, Lord, pastor ba yun? Dinagsalita niya, yung pastor ba yun? Lingkod mo ba yun? So, dahil masama ang loob ng taong to, umalis siya sa kanyang church, umalis siya sa kanyang bayan at limang bayan siya. Sa bayan na kanyang pinuntahan, siya po ay nakatagpo rin isang church. At nung siya dumadala na roon, nakailan taon na siya roon, at ang sabi ng kanyang bagong pastor, total tayo naman ay anniversary, tayo ay mag-imbita naman ng ibang speaker. Para naman tayo hindi naman laging minudo, tayo naman makatim ng nilaga. At hindi inaasahan ang naimbitang pastor. Ay si Praise God, hallelujah. Naimbitang pastor niya. At nang sila ngayon nagkita, sabi ng lalaki, pinaputol ang kamay, pastor, praise God, nagkita pa rin tayo, pero ang kanyang hinanakit naroon pa rin. Ang mabuti mo, pastor, ikaw ay aking ipapasyal dito sa lugar namin. Dadaling kita doon sa Talon. Dadaling kita doon sa Batis. At yung pastor naman ay walang kaagam-agam na sumama dahil hindi niya alam na meron sama ng loob ito. Sumama siya at nang sila'y naroon na sa may kagubatan, ang ginawa ng lalaki ito'y itinulak sa balon na patay ang pastor na ito. Nang nasa loob na yung pastor, nasa loob ng balon, ang sabi ng lalaki, pastor, ngayon mo sabihin, praise God, hallelujah. Sabi ng pastor, praise God, hallelujah. At umalis ang lalaki ito. Papauwi at nakasalubong siya ng mga tao anito na kung saan ay naghahanap ng mga iahandog sa kanyang Diyos-Diyosan. At nahuli ang lalaking ito. Dinala sa kanyang tribo at nung inialay na reject, iluwa, hindi pwede. Bakit? Ang gusto ng Diyos-Diyosan nila, mamasay lang din yung Diyos-Diyosan nila. Ang gusto nila, perfect. Perfect ang gusto. No. Samantala, ang Diyos natin, tights lang ang gusto. Ayun lang, perfect. No. Ang sabi ngayon, pinalaya siya, pinalabas, pinauwi. Ngayon, ang ginawa niya, pinuntahan niya yung kanyang pastor at kanyang inyahon. Ang sabi niya, pastor, praise God. Ako mo ay kanilang papatay na sana, pinalaya niya ako. Dahil putol ang aking kamay, ang gusto ng Diyos-Diyosan nila ay perfect, buo. Sabi ng pastor, praise God, hallelujah. Kung hindi mo inihulog sa balon, ako sana ang nahuli. At narinig siya na lang ito, kung yung kanyang pagreklamo, napaltan po ng pagtitiwala. Bakit? Kasi yung pagkaputol lang kami na yun, nasa kanya'y negatibo, pangit, pero hindi niya alam na sa dulo pala ay yun pala ang mangyayari, gagamitin para si Mari. Kaya kung anuman ang mga negatibong nangyayari po sa atin, katulad ng mga Israelita, na ang kanilang lagi tinitingnan ay yung past nila. Kaya lagi pag nagre-reklamo, mabuti pa doon sa Ehipto. Di ba? Nagsasabihin, mabuti pa yung panahon ng aming mga ninuno. Piso lang, puno na ang bayong. Ay, isang bay ninuno ko. Patay na. Iba na ngayon, tanggapin mo ng katotohanan na 1,000, isang sagdubag lang ang kayang ilaman. Di ba? So, kaya nga sabi nito, na kung saan tigilan na at tayo po'y umaksyo na. Pangalawa sabi nito, start doing what to do. Gawin na natin kung ano ang talagang dapat na ipinagagawa ng Diyos, not postpone doing it. Sabi nito, stand firm, be strong, move on, and trust God. Magtiwala po tayo sa Diyos. Kaya nga po ako na be-bless kay Ate ano eh. Hindi ka si blessing. Pag mag-bless ka ng pangalan, dito ko na-bless kay Ate ng Lord. Pero yun, itong laking ito, ito nung kasi nung unang-una pa man, hindi ko pong ipaunawa ko sa dati. Bago pa lang siguro ito nag-umpisa rito, ay narito na rin ako. Ako lago yan, kakaan yan. Kakadao magpalad. Kaya abisado ko na po ito eh. Ilan-ilan po ang kanyang attendance po rito. At ang nakakatuwa, bata pa. Puro bata. Mga bata. Kaya para ba siya ang nadidiscuss kasi ang mga member niya, ang mga bata, walang tights. Di ba?
So, sabi namin na sa kanya, sige lang, tuloy lang, kasi nga, mayroong plano ng Diyos. Pero pa sinin nyo ngayon. Ngayon, malaki na sila. Diba? Yung mga bata yung hindi na po yung matumutin ko dito. Diba? At ang sabi nga mo sa kanya, mabuhay niyan, Pastor, hindi talaga mapigilan ang blessing ng Panginoon. Laging punong-puno ngayon ng mga bata na dumadalo. Bakit? Kasi nga, sinunod na niya. Ginawa na niya kung ano ang pinagawa ng Diyos, hindi na po niya ipinapanalangin na yung dating panalangin niya. Sabi nga niya, Lord, ito yung maging amin na. Tigilin mo na, Pastora, yung kakapanalangin yan. Ibinigay na ng Diyos. Amen! Thank you, Lord! Ngayon, kung sabi nga po ni Paul kung saan, kung mapapansin po natin yung kay Peter sa Lucas, sabi ko, na sabi roon, dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Hindi po pwedeng sirain ng Diyos ang kanyang salita. Amen? Amen. Pag sinira ng Diyos ang kanyang salita at pangako, hindi na siya Diyos. Amen? Kaya kapag sinabi ng Diyos, panghawakan po natin. Kaya sabi ni Peter, dahil sinabi mo, gagawin ko. At ano ang sabi? Doon sa bandang pahuli, at nagkanda, sisira ang lambat sa dami ng huli. At ito ang mangyayari sa lugar na ito. Sisirain na ito at palalakihin, pagagandahin ng Diyos dahil sa dami. Thank you, Lord! Amen. So, kaya ng mga salita, sabi ito, dahil sila ay parang naniglabo, dapat sana 11 days lamang mula sa ito, nasa promise na sila. Pero ilang taon? 40 years bago sila nakarating. Bakit? Doon sila wilderness, inubog ng Diyos. Alam ko, bilang mga likod ng Diyos, hubog na po tayo. Amen. Amen. So, kaya sa gabi ito, tayo po ay mananalangin. Ang prayer po natin na kung saan, sabi ko ng awitin, dahil sinabi mo ito Diyos, gagawin natin. Tayo mananalangin. Aming Ama sa kalangitan, salamat po sa iyo sapagkat alam namin, tunay na ikay totoo. Tunay na ikay makapangyarihan. Tunay ikay magpagmahal. O God, sa pagpatawad, puno-puno ka lagi ng habag, punong-puno ka ng biyaya. Aming Ama, sa hapong ito, sa gabing ito, kami po muli, O Diyos, ay mananalangin. Ikaw ang nagsabi, O Diyos, hindi pa man namin, O God, binabanggit. Alam mo na ang aming papanalangin. Pero sinabi mo, O Diyos, din sa chapter 7 ng Mateo, humingi kami at iyong bibigyan, kumato, bubuksan, at kami maghanap makasusunod. Kaya sa gabing ito, aming Ama, muli tinitiwala po namin sa iyo, anuman ang aming mga panalangin sa iyong mga kamay namin, O God, ipinagkakatiwala dahil ikaw ang nagsabi, walang imposible sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po. Tayo po kayo ay dadako sa panalangin. So, pakita nga po kamay ng mga pastor dito. So, ang mga pastora po ito, huwag na po mangyari sumama sa bilang. Dahil wala na po ang kabinaw din. So, dito lang po mga member po natin. Bali, ilan po ang pastor? Anim? Anim, no? Pati si Kuya, sama na si Kuya Joshua. Kasi sabi nga ni Pastor, Golden, future eh. Diba? Future pastor doon. So, sama na natin siya. Ate na iyak kayo. No? Akin na natin, pastor na yan. Okay. Amen! Sige, bali ani. Pero sa bilang ko, Joshua, ha? Okay. At sige. Pastor Tristan pa pala. Si? O sige, sama na rin sa ano. Balik ito. Po. Ano? O, sige po. Pastor, ano ba? Parang tumatami, pastor, ano? Praise God. Talaga tumutubo ng Panginoon, sabi niya, ipananangin. Ang hirap magkamali. Tandaan niya. Sa may-ari ng Bukilin. O, di ba? Padala na magkagawa. So, sige po. Pito. Pito po ba? Walo. Walo. Ang dami. O siya, kung katapos sila. Pumunta na lang po sa mga pastor na yun. Kamay, gusto niyo pastor. Huwag ganun. No? Bibilang na. Ito naman si pastor. Sige po. Ati Miki. One. Pabilang. Two. Three. Four. Five. Hindi ka po kasama. Five. Five. Six. Seven ka, be. Eight. Nine. One pala. One, two, three, eight. Wala na bilang. Okay.
Okay, so po, ay tayo po ay punta lang po tayo sa mga pastor. Si Pastor Blessing, dahil siya ay talagang number one, ay, buwan ka na nga.